kailangan mo munang matutunan bago ka mag-drive. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung actual na pagliko. Susunod kong tuturo is yung neutral or itong end sa shift lever. Siyempre, as a driver, dapat maingat ka. So papaliwanag ko ano itong mag-green line na to, yellow tsaka red. Hindi ganito. No, ano nga ba yung mga kailangan nating ihanda bago tayo sumabak sa actual driving? Hello mga ka-DC! Sa vlog na ito, i-share ko sa inyo ano nga ba ang mga dapat nyong malaman bago kayo mag-drive ng isang sasakyan. Hindi ko sinasabing expert ako dito. I'm about to share my knowledge and experience. Siyempre, ini-encourage ko pa rin kayo na mag-enroll sa isang driving school. Pero at least, bago kayo mag-enroll, meron na kayong idea at basic knowledge ng function at actual driving ng isang sasakyan. Dahil alam naman natin sa isang driving school, medyo pricey ang enrollment dyan. Kaya maganda kung meron na kayong knowledge bago kayo mag-start. Hindi natin ito umpisan sa actual driving agad. Umpisan natin ito sa preparations. Ano-ano nga ba yung mga kailangan mong ihanda bago ka sumabak sa actual driving? Siyempre, as a driver, unang-una mong kailangang i-prepare is yung sarili mo. Ano ba yung kondisyon mo bago ka mag-drive? Baka naman mamaya lasing ka, or baka naman mamaya inaantok ka pa. So para sa akin, prevention of traffic accident is our common responsibility. So for example, ikaw ang driver ng family nyo. Papayag ka ba na maaksidente sila dahil sa'yo? Siyempre, di ba hindi? So as a driver, dapat maingat tayo. So driver must have healthy mind and body. Unang-una yan, syempre. Pangalawa, dapat meron tayong driving skills. Pangatlo, alam natin yung rules and regulation. At yung pang-apat, na hindi na nabibigyan ng pansin, at para sa akin yun yung pinaka-importante, yung respect for the right of others. So kasi para sa akin, yung driving skills, pati yung knowledge about sa traffic rules and regulation, in time matututunan mo talaga yan. Sa experience, sa driving school. Pero yung attitude mo habang nagda-drive ka, yun talaga yung magmamatter. So after mo ma-check yung sarili mo kung nasa kondisyon ka, both physically and mentally, ang kailangan mong sunod na i-check, syempre, is yung sasakyan mo. I-check mo yung oil, yung tires, yung gas, at syempre, dapat lagi mong dala yung driver's license at mga importanteng dokumento ng iyong sasakyan. So after yung ma-check yung kondisyon ng car nyo, ang sunod mo kailangan malaman is yung parts and function ng mismong sasakyan na itadrive mo. Kaya ngayon, ituturo ko kayo sa basic parts and function ng isang sasakyan. So, bago kayo mag-drive, dapat alamin nyo muna kung yung sasakyan na itadrive nyo is manual transmission or automatic transmission. So, itong kotse lift feature natin ngayon is automatic transmission. Makikita natin, pag automatic transmission, dalawa lang yung pedal. Isang brake pedal from the word itself, gagamitin mo yan pag gusto mong pabagalin or i-full stop yung sasakyan mo. Ito namang nasa kanan, gas pedal. So, ginagamit naman ito to accelerate yung vehicle mo. So, kung ang pedal ng sasakyan ay gas pedal lang at brake pedal lang, automatic transmission yon. Pag manual transmission kasi, meron pa dito. Yun yung clutch. So, tip ko lang, kung nag-aaral ka palang mag-drive, ugaliin na natin na yung paa natin is laging nasa brake pedal or nakaabang lagi sa brake pedal. For safety purposes na din. So next na i-share ko sa inyo is paano mag-start ng engine. So unang-una, papakan nyo yung brake pedal, then makikita nyo yung push start button nyo, iilaw. Pagka umilaw na siya, push nyo lang. Then yun na, mag-on na yung engine nyo. So ganun lang ka-basic mag-start ng sasakyan. Next na i-share ko sa inyo is yung meters and multi-informational display or mas kilala sa tinatawag na dashboard. So dito mo makikita yung mga mahalagang information about sa sasakyan mo. So ito yung tinatawag na tachometer. So minimeasure niyan yung engine speed ng sasakyan mo. Ito namang nasa kanan, ito yung speedometer. So minimeasure naman niyan yung vehicle speed. Ito naman itong 512 oras lang siya. Ito namang P. Kung saan naka-position yung shift lever mo or cambio, yan yung magre-reflect dyan. So, about sa shift lever, mamaya ituturo ko rin yun. Then, ito naman yung tinatawag na fuel gauge, yung may F at saka E. F, pag full tank ka, then E, pag empty ka naman. Ito namang odo,
Ibig sabihin niyan, yung total na tinakbo ng sasakyan mo mula nung nabili mo siya. So kami nakaka 7,402 kilometer pa lang. Next is infotainment. So better bago ka mag-start mag-drive, kung meron kang playlist or something na gustong pakinggan, i-play mo na, hindi yung pang nagda-drive ka, saka mo palang kokontrolin. So if ever driving ka na, then gusto mong kontrolin yung infotainment mo, hindi mo na kailangan magpindot-pindot dito kasi yung mga bagong sasakyan ngayon, meron ng tinatawag na audio control switch. So dito, pwede mong kontrolin kung next sa playlist mo or previews. Ito, volume up, volume down. Ito namang mode, pang on and off lang naman to. Then, meron din tayong tinatawag na talk switch. Once na ang cellphone mo naka-bluetooth dito sa infotainment, then may tumatawag sa'yo, hindi mo na rin kailangang hanapin yung cellphone mo habang nag-drive ka. So, pindutin mo lang itong talk switch, basta naka-bluetooth. Yun, narinig mo na siya sa speaker ng mismong sasakyan mo. So, ito naman yung sa air conditioning system natin. So, ito yung tinatawag na sa temperature setting. So, kung gusto mong lamigan, ito lang, yan. Pag kina-clockwise mo siya, palamig yan. Pag kina-counterclockwise mo, sinagad mo, maglo-low siya. Ito naman, fan speed or kung gaano kabilis yung buga ng hangin. Ayan. Then ito, indicator lang na naka-on yung aircon. Ito naman, syempre, off button. So ito naman, circulated air mode. So kailangan lagi itong naka-on. Then itong auto, for example, ito na yung gusto kong lamig. Pwede mo nang pindutin itong auto para i-maintain nyo na lang yung lamig sa sasakyan. So bakit ko nga ba diniscuss pa yung about sa infotainment and sa aircon? Kasi para sa akin, bago ka mag-drive, better kung naset mo na yung mga gusto mong playlist, kung naset mo na yung gusto mong temperature sa sasakyan mo. Para safe tayo mag-drive, focus tayo lagi dun sa kalsada. Ito naman, ginagamit to kung sakaling magpapagasolina ka na. Ito yung nasa gilid ng upuan ng driver seat. So pag to, itinaas ko, mabubuksan yung fuel filler door. So ito naman, kung gusto mong i-check yung oil mo, yung engine mo, or battery, ito yung tinatawag na hood lock release knob. So hatakin mo lang siya. Yun, may narinig kayong tunog, naka-unlock na yung hood mo. So next na ituturo ko sa inyo is yung tinatawag na shift lever o mas kilala sa tawag na cambio. So magkaiba yung cambio ng automatic tsaka shift lever ng manual. So ito ipapakita natin dito is shift lever ito ng automatic transmission. So ito yung shift lever. Makikita nyo dyan, may mga iba't ibang letters and numbers. P, R, N, D, 2, at saka L. Itong P, ang ibig sabihin nito is park. Pagkatapos at bago ka mag-drive, ang shift lever mo laging nasa P. Kasi bago ka magsimula, dapat naka-park. Pagkatapos mo mag-drive, dapat naka-park din. Ito namang R stands for reverse. Kung atras ka, itong cambio mo, ililipat mo dyan. So ito, hindi ko siya nagagalaw. Bakit? Hindi yung paa ko dapat nakatapak sa brake pedal bago siya gumalaw. Yun, tumunog siya kasi nino-notify yung driver na nasa reverse position ka. Ito namang N, neutral. Ibig sabihin, yung sasakyan mo hindi gagalaw pag nasa flat surface ka. Kasi nga, neutral siya. Hindi siya mag-forward, hindi rin siya mag-backward. Pero once na nasa uphill ka or downhill ka, kung saan nakapaling yung daan, dun siya pupunta. Ito namang 3 na nakalagay D. Ibig sabihin nito, drive. Gamit to sa mga city drive. So, pag mag-forward ka, liliko ka, drive yung gagamitin mo. Ito namang 2, ibig sabihin nito, second gear. Same lang siya ng concept ng drive pag mag-forward ka. Pero ginagamit tong 2 at saka L kapag matataas na yung kalsada na, for example, magbubundok ka, aahon ka. So recommended tong gamitin. Ibig sabihin ng 2, second gear. Ibig sabihin ng L, low gear. Pababa na pababa yung bilang ng gear, palaki ng palaki yung gear kasi sa loob, kaya mas malakas sila sa aahonan itong 2 at saka L. So ito naman yung tinatawag na handbrake. So same sa park, kailangan nakaganto yung sasakyan mo before and after mo mag-drive. So kung tapos ka na mag-drive, itaas mo lang siya. So makikita mo sa dashboard, lalabas yung P. Ibig sabihin, nakataas na yung handbrake mo. So sa pagbaba naman ng handbrake, kailangan pindutin mo muna to, then itaas mo ng konti, saka mo siya ibaba. So ganito lang siya. So
So yan, pwede na tayo mag-start mag-drive. Ito naman yung emergency flasher switch or mas kilala sa tinatawag na hazard. So ginagamit ito once na gusto mo magbigay ng warning sa other driver. So for example, biglang nasira yung sasakyan mo sa gitna ng daan. So mas maganda, pindutin mo siya habang inaayos mo. So once na pindutin mo to, para malaman mo kung gumagana na, tingin ka sa dashboard mo. So kapag kaganyan, nagbiblink na yung dalawang arrow, ibig sabihin sa labas, yung mga headlight mo, pati yung mga backlight mo, nagbiblink din yun. Tapos marinig mo, may natunog dyan. Ito naman yung tinatawag na turn signal lever. So maraming driver na hindi na to pinapansin. Kunyari, kakaliwa or kakanan, hindi na sila magsisignal. Pero maliit na bagay lang yun, pero minsan yun pa yung nagkakos ng accident. So paano ba to ginagamit? Once na papunta ka ng kanan, itaas mo lang siya. Then makikita mo sa dashboard mo, yung kanan na arrow, nagbiblink. Tapos kung nasa labas naman, makikita ng other driver, yung kanan na ilaw mo, nagbiblink. Kanan lang, hindi kaliwa. Kasi pag both nagbiblink, nakahazard ka. Kung ikaw naman, pakaliwa, pababa naman siya. Yung kaliwang arrow naman, yung magbiblink. Once na nakakaliwa ka na, for example, na ikaliwa mo na siya, hindi mo na kailang ulit siya iangat. Kasi kusang babalik yan. So, dito sa turn signal lever, nandito na rin yung headlight switch. Ito yun. So, irorotate mo lang siya para umilaw yung headlight mo. Then, ito naman, itong nandito sa part na to, for fog light naman. So, irorotate mo lang din yan. So, ito naman yung isa pang function sa turn signal lever, yung tinatawag na highlight. So, yung highlight, hindi siya masyado ginagamit. Dapat, hindi doon nakababad yung signal lever mo kasi nakakasilaw yon. So, ginagamit lang to pag iliko yung isang kotse, ikaw din, papunta ka doon. So, pwede mo siyang ganyanan or pwede kanyang ganyanan, parang ninonotify kayo niya na siya muna paunahin mo pagka sinilaw kanya ganyan. So, ito naman yung tinatawag na washer and wiper lever. So, ginagamit naman to kung maulan or kung malabo yung windshield mo. So, for example, malabo itong windshield mo. Pwede mo siyang tubigan gamit to, hindi mo na kailangan lumabas. So, itong lever na to, i-pull mo lang papunta sa'yo. So, makikita nyo, may tubig nilalabas yan. Yan yung function ng wiper. For example naman, maulan, ito namang lever na to, itaas nyo lang, magwa-wipe siya. Pero kunyari, sobrang ulan talaga, ibaba mo lang siya ng ibaba, pabilis naman ng pabilis yan. Yan, pag sobrang ulan na talaga. Tapos, dito na rin kinokontrol yung washer and wiper ng likuran. So, itong lever na to, itulak mo lang, magwa-washer yung nasa likod mo. So ngayon, i-share ko naman sa inyo yung tatlong adjustment na kailangan nating gawin bago tayo mag-start mag-drive. Ito yung seat adjustment, steering wheel adjustment, and syempre yung mirror adjustment. So, punta muna tayo sa seat adjustment. So, ito yung tinatawag na seat position adjustment lever. Ang function nito is to move forward and backward yung upuan natin. Siyempre, yun, nagde-depend yun kung gaano kahaba yung bias natin. Pero ang pinaka-importante is dapat abot na abot mo yung brake pedal at saka gas pedal mo. Ito naman yung tinatawag na seat back angle adjustment. Ang purpose naman nito is para ma-adjust mo yung sandalan ng upuan mo. So ito, yan. Pwede mo siyang ihiga, pwede mo rin siyang ilapit. Pero siyempre, dapat doon tayo sa tama lang. Kasi pag nakahiga, nakakaantok, tsaka hindi mo kita masyado yung nasa unahan. Pagka ganito naman, sobrang sumsob. So doon tayo sa tamang distansya lang. Ito naman yung tinatawag na vertical height adjustment. Ito naman ginagamit para sa upward and downward ng upuan mo. Ito naman yung tinatawag na head restraint. So pwede mong i-adjust yan. Tapos pwede mo rin siyang tanggalin kung lilinisan mo. So ang purpose nito is ito yung pinakasandala ng ulo. Depende yung height niya syempre sa tangkad ng driver. Pero ang standard niyan is dapat yung tenga mo nasa gitna ng head restraints. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano mai-adjust yung steering wheel. Ito yung tinatawag na tilt steering wheel lever. So ito, ipupull mo lang siya. Then itong steering wheel or manubela, pwede mo na siyang i-up or i-down kung saan ang gusto mong level. So for example, ito na. Ipupush ko lang siya. Then paano ko ngayon malalaman kung nakalock na siya? Kasi baka mamaya nag-drive ako, biglang bumaba.
try mo yung busina. Pag gumana yung busina, ibig sabihin goods na, nakalak na yan. So ang steering wheel dapat basta may distance tong tuhod mo tsaka steering wheel. Hindi yung pag naliko ka tumatama sa tuhod mo habang nidrive ka. Ito naman yung tinatawag na power switch. Itong mga button na to, control to para sa window. Sa driver's window, front passenger window, tsaka second row window. Ito naman yung tinatawag na window lock. Sa family namin, gamit na gamit ito kasi may baby kami. Minsan napipindot niyo yung switch dun sa second row, nabubuksan yung bintana. Once naka-window lock yan, kahit anong pindot ng mga passenger mo, hindi mabubuksan yung bintana. Ito naman yung sinasabi kong isa sa pinakamahalagang adjustment, sa mirror adjustment. Once na gusto mo nang i-adjust yung mirror mo, L stands for left and R stands for right. Ito, ilagay mo lang sa left, then i-up mo siya, makikita mo side mirror, nataas. I-down mo siya, bababa. Ganyan. Tapos kung i-adjust mo naman yung right, ganun naman din. Tapat mo lang siya sa right. Then, ganun din. Up, down, left, right. Ito namang part na to, pag pinindot mo siya, pusang matitiklop yung mga side mirror mo. Pag pinindot mo ulit siya, pusang naman din babalik. So I think meron na kayong idea and basic knowledge about sa driving. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung actual driving na. Uulitin natin kung paano i-start yung engine para ma-refresh tayo. So sa pag-start ng engine, tapakan itong brake pedal. So makikita nyo, once tinapakan nyo yung brake pedal, iilaw ito sa push start button. Then itong push start button, press nyo lang. Then mag-on na yung engine nyo. Ang tanong, bakit hindi tayo mag-move forward? Kasi ang shift lever natin ay nasa P position or park position. Ngayon, papakita ko naman sa inyo paano tayo aabante. Para umabante, syempre itong park, 'di ba, nasabi ko kanina, kailangan mo ilagay natin 'to sa D. So, pero bago tayo mag-drive, kailangan itong handbrake maibaba. So, ito, pindutin nyo lang, then angat nyo, then ibaba nyo. Then para mailipat tong park papunta sa D, hindi mo malilipat yan kasi hindi ako nakatungtong sa brake. So, tungtong ako sa brake, itong park, ilalagay ko sa D. Bakit hindi pa rin tayo naandar? Kasi, nakatapak pa ako sa brake. Once na unti-unti kong tanggalin to, aandar tayo. So, yan. Ngayon, mapapansin nyo, yung andar natin, mabagal. Nasa below 10 kph pa tayo. Dito naman yung gagana si gas pedal. So tapakan nyo si gas pedal para medyo bumulis naman tayo. Pero again, kung bago kayo, nire-recommend ko laging ibabad ang paa sa brake para just in case na may biglang tatawid, na bigla ka, matatapakan mo brake, hindi gas. Tapos itong steering wheel, ang paghawak dito is nasa 10 o'clock and 2 o'clock para maganda yung grip mo sa kanya. So naituro ko na ngayon sa inyo kung paano mag-move forward. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano mag-move on. Charis, ang ituturo ko sa inyo ngayon is paano lumiko. So sa pagliko, ang kailangan natin doon ay steering wheel. So marami rin tayong factor na kailangan i-consider sa pagliko. So unang-una is get in proper lane ahead of time. So anong ibig sabihin nun? Dahil meron namang ways or kung alam mo naman yung pupuntahan mo. Tapos alam mong medyo malapit ka na sa, kunyari, magra-right turn ka. Huwag ka na mag-stay sa left lane. Mag-stay ka na sa right turn. Hindi yung nasa left lane ka, tapos pag nandyan na yung right turn, bigla mong kakatan yung mga kotse. So, pwedeng mag-cause ng accident yon. So, pangalawa natin kailang i-consider na factor is yung signal your intention. Yun nga yung pinapaalala ko, gamitin tong turn signal lever. Kung kakanan ka, mag-signal ka na kakanan ka. Kasi for example, hindi ka nag-signal, bigla ka na lang kumanan. Yung motor na nasa gilid mo, dahil hindi ka naman nag-signal, kinonsider niya na dederecho ka, so binilisan niya yung takbo. Tapos yun, nagkabanggaan kayo. So, yun yung maliliit na bagay pero dapat iniiwasan natin. So, yun yung pangalawang factor, signal your intention. Then, yung pangatlong factor naman is slow down and then check the blind spot. So, yun, hindi pwede yung takbo mo nang pa-forward ka is ganun pa rin yung takbo mo kapag kaliliko ka. So, kailangan gumamit ka ng brake, then tingin sa mga side mirror. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung actual na pagliko. So ito, pupunta na ako sa lane ko. Ito yung unang factor. Pangalawa, kung malapit ka na, signal your intention.
Yan. Turn right. So pag nandun ka na sa kanto, pag nandun ka na sa kanto na gusto mong likuan, hindi ka kaagad liliko dyan. Syempre, slow down, yung pangatlong factor. Then check the blind spot. So check mo tong side mirror na to. Tapos check mo yung side mirror na yon. Minsan may mga motor dyan. Tapos check mo to. Baka mamaya may mga tricycle. Kagaya nga, tricycle. So pwede natin siyang pagbigyan. Tapos check mo rin yon. Hindi natin masabi, di ba? Tapos once naliliko ka, yung steering wheel mo, hand over hand. Yung tawag. Ayun, napagay nga. Tawag yun, hand over hand. So ganun yung tamang pagliko. Sige, testing ulit natin dito. Ayan, signal ulit. Tapos check sa side mirror. Tapos sa mga pupunta, tapos hand over hand. Tapos dapat pag dumiko ka, hindi ka kakain ng lane sa kabila. Kasi once na kumain ka doon, tapos magkasabitan, medyo ikaw yung dehado. Kasi kumain ka ng lane nila eh. So ganun yung pagliko. So yung sinasabi ko ay ng hand over hand, ganito pagliliko ka. Yung posisyon ng kamay mo. Hindi ganyan pagliliko. So yun yung hand over hand. So na-share ko na nga kung paano mag-forward, na-share ko na rin paano mag-turn, mag-left and right. So ngayon ang ituturo ko naman is paano gamitin yung reverse dito sa shift lever or paano umatras. So sa pag-atras, kailangan itong park, syempre ilalagay mo sa R or sa reverse. So para malagay mo siya dyan, again, tapakan mo yung brake pedal, then ilagay mo sa reverse. So hindi pa tayo tatakbo kasi nakatapak pa ako sa brake. Pero mapapansin nyo, tumutunog yung kotse. Bakit? Ibig sabihin nun, ninonotify tayo ng system na naka-reverse position tayo. Then, mapapansin nyo, meron ding camera. Gumana yung back camera. So, papaliwanag ko ano itong mga green line na to, yellow tsaka red. So, itong green line, kunyari, yan. Yan, tripod, tumapat na sa green line. Ibig sabihin, pag nasa loob ng green line yan, ng green box, ang layo pa ng object is 1 meter to 3 meters. So, lapit pa tayo. Napansin nyo? Nagbago yung tunog. Ayan o. Ibig sabihin, nasa yellow box na siya. Pag nasa yellow box naman, ang layo niyan is 0.5 meters to 1 meter. Then, yung tunog niya medyo bumibilis. So, ninonotify ka na medyo malapit na yung object sa pag-atras mo, baka tamaan mo. Then, pag nag-red na, ayan, no, sobrang ninonotify ka na nga, sobrang bilis na nung tunog. Then, pag nasa red na, ang layo niyan is 0.5 meter or less. So, yun. So, ganun lang mag-reverse. So, tandaan nyo, kapag ka naka-reverse position, laging ang paa ay nasa brake. Then, laging mag-check ng side mirror and back camera. Tatapak lang kayo ng gas, pedal, situational. For example, magpa-park kayo patras tapos paahon. So yun, kailangan nyo tumapak talaga sa gas. Pero kung flat surface lang naman, so tapakan lang yung brake. So sunod kong tuturo is yung neutral or itong N sa shift lever. So itong neutral, madalas nagagamit to pag traffic. Kasi pag nilagay mo sa neutral, mapapansin nyo yung kotse hindi aandar. Bakit hindi naandar? Kasi so, neutral from the word itself, pag naka-neutral position ka, hindi gagalaw yung sasakyan mo. Basta flat surface lang ha. Pero once na uphill or downhill yan, syempre kung saan yung paling nandaan, dun siya. So madalas nagagamit yung neutral pag traffic. Nere, for example, may timer naman yung stoplight. So pwede mo munang i-neutral. Tapos kapag ka mag-drive ka na, i-ship mo na lang siya into drive. So ngayon, na ituro ko na sa inyo yung paano mag-move forward, paano mag-move backward, paano mag-turn. Ngayon, ang ituturo ko naman, syempre, yung pinaka-last is kung paano mag-park. So, sa pagpa-park or pag yung shift lever mo nasa parking position, yan dapat ang position before and after mo mag-drive. So, sa pagpa-park, kunyari, yan, nakagas ako ngayon, unti-unti tatapakan mo na yung brake mo. Then, once na mag-full stop, itong shift lever, from D, ilagay mo na sa P. Tapos, yung paa mo dapat nasa brake pa rin, ha? Just to make sure din, itaas tong handbrake. Then, saka mo bitawan tong
slightly release mo tong paa mo sa brake. Nakapark na tayo. So, yun. Then, sa pag-off naman ng engine, pindutin mo lang to. I hope marami kayo natutunan sa tutorial na ito. And of course, experience is the best teacher. Huwag rin kalimutang mag-like, comment and share sa aming tutorial video na ito. At huwag niyo na rin kalimutang mag-subscribe sa aming channel for more videos like this. Nagpapasalamat na rin ako sa nag-sponsor sa aking outfit ngayon, Hobbyman PH. Mga magagandang oversized shirt and quality short. Kung yan ang mga gusto nyo, I highly recommend them. Lalagay ko na lang ang link ng Facebook page nila sa baba ng video na ito.